Ayon sa isang pag-aaral, maraming mga tao ngayon, ang babata pa, ang dami-dami ng sakit. At kahit kami mga pare, ang babata pa, ang dami ng sakit. Kahit mga seminarista, babata pa yan ha, may maintenance na. Lagi na sa doktor. At ano daw ang dahilan? Ang kanilang kinakain. Karamihan, junk food. Ano sabihin ng junk? Ibig sabihin ng junk ay patapon. Junk, hindi kailangan. Kapag kinakain ng junk food, hindi yan kailangan ng iyong katawan. Patapon eh. Walang sustansya, walang vitamina, walang nutrients. Kaya madali kang manghina. Madali kang taglab-tablan ng mikrobyo. Madali kang magkasakit. Kain ka nga ng kain, wala namang pakinabang. Minsan pa ako'y nagmimisa. Pagdating ng komunyon, tataas ko yung ostya. Sasabihin ko, katawan ni Kristo, body of Christ. At alam mo yung sa harap ko, nakatunga nga lang. Body of Christ. Tapos nasabi ko, sumagot po kayo ng amen. Ibig sabihin ng amen ay, opo, naniniwala ako ng aking tinatanggap ay ang banal na katawan ni Kristo na pagkain ng aking kaluluwa. Pag hindi ka sumasagot ng amen, parang hindi mo alam ang iyong ginagawa. At hindi mo alam ang iyong tinatanggap. Kasi siguro, maraming may sakit ngayon. May sakit ang kanilang kaluluwa. Hindi malusog ang kanilang buhay espiritual. Kaya madaling tablan ng kasalanan eh. Madaling magkasala eh. Madaling bumigay sa tukso eh. Mahina ang buhay espiritual. Totoo, nagsisimba, nakikinabang, pero bakit parang walang silbi? Di ba ang tawag natin sa banal na komunyon ay banal na pakikinabang? Ibig sabihin, ang iyong tinatanggap, may pakinabang sa iyo. Eh, ba't walang pakinabang? May dalawang dahilan. Una, hindi nila alam kung ano ang kanilang tinatanggap. Kaya hindi nga sumasagot ng amen eh. Hindi nila alam kung ano ang kanilang tinatanggap. Mali pala, hindi nila alam kung sino ang kanilang tinatanggap. At pangalawa, hindi sila handa sa kanilang tatanggapin. Hindi sila handa sa pagtanggap sa katawan ni Kristo. Ano bang tinuro sa atin? What is the best way to prepare for the reception of the Eucharist? Anong pinaka mabisang paraan upang maging handa tayo sa pagtanggap sa katawan ni Kristo sa banal na komunyon? You must be in the state of grace. Wala kang kasalanang mortal. Nakapagkumpisal ka. Malinis yung kaluluwa mo sapagkat tatanggapin mo ang kalinis-linisang katawan ng Diyos. Kaya handa ka. Kaya siguro, kahit simba ng simba tayo, tanggap ng tanggap tayo ng komunyon, walang pakinabang. Bakit hindi tayo handa eh? Para kang taong kain ng kain, di naman tumataba, di naman maging malusog. Bakit? Ay may bulati isa't yan eh. Bulating nakikinabang. Pag tayo'y nagsisimba at nakukumunyon at tinatanggap natin ng tapat, totoo at taimtim ang katawan ni Kristo, ang pagkain ng ating kaluluwa, nagiging malakas tayo sa ating buhay espiritual upang labanan ng tukso,
upang iwasan ng kasalanan, upang maging mabuting tao at laging gumawa ng mabuti, upang tumulong sa kapwa, upang maging tapat, totoo, at taimtim sa ating isip, salita at ginagawa. Sapagkat nasa sa atin si Kristo eh. Tinanggap natin siya eh. Daladala natin siya. Nagbabago ang ating buhay. May isang miyembro kami ng simbahan rito, yung kanyang apo ng First Communion. Tuwang-tuwa siya. Yung kanyang apo talagang inihanda ng mga katikista at ng mga madre. At tuwang-tuwa siya. Kasi siyang father, dati yung apo kong yan, nako, malikot, makulit, pasaway. Lagi niyang pinapaiyak ang kanyang makapatid. Tapad yan sa bahay, hindi tumutulong. Laging hawak kay kanyang cellphone. At sa classroom, may naaway niya kanyang makaklase. Ay talagang pasaway ang father. Pero yung unang araw, pagkatapos ng kanyang First Communion, aba, biglang bumait. Tumulong na sa bahay. Hindi na siya ng away ng kanyang makapatid. Naging nagmagalang sa kanyang guro at kaklase. Laki niyang sinasabi sa bahay, Mami, Daddy, Ate, Kuya, ano pong may tutulong ko? Aba, Father, eh, himala, katinanong ng nanay, Nak, ano bang nakain mo? Sagot ng bata, eh, nakain ko po si Kristo. Tinanggap ko si Kristo. Good boy na po ako. Yan ang ginagawa ng ating pagtanggap kay Kristo. Ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain na mula sa langit. Si Kristo, ang katawan ni Kristo ay hindi junk food. Ang katawan ni Kristo ay pagkain ng buhay at siyang dahilan ng ating pagbabagong buhay. Amen.